po sa ating pong Spartus Day. So sobrang nakaka-excite po kasi bakit? Una-una, thank you for having me here tonight sa ating pong sa ating pong team Spartan. So ako po ay nabigyan po ng opportunity na makapag-talk po sa inyo para po makapag-share ng knowledge ko. So yung i-share ko po ngayong gabing to, ito po ay kumbaga galing po sa own experience ko na gusto kong i-share sa inyo. Kasi marami po akong distributor na kahit di ko po sila ka-team. So ganyan po talaga. Sobra po akong very approachable po ako pag kinausap nyo ako, i-chat nyo ako. Gusto nyo ng mga tips or something na makakatulong sa inyo. So lahat po yung sinasagot ko. So meron po kasi sa akin mga nagtatanong ng ilan, ano daw pong sikreto at paano daw po magpalaki ng isang team. So sabi ko po, yung sa experience ko, sineshare ko. At ngayon, gabing po, gustong i-share sa marami sa atin, no? So yun, welcome po. So yan, nabanggit na naman po kanina yung house rules po natin, no? So yun, sabi nga po, keep silence while I'm conducting the training. So tahimik naman po lahat, nakamute. Ayun, very important po to, get your pen and paper ready. Dapat lagi ready tayo para at least po, yung lahat po na matututunan nyo dito, no? Hindi lang po basta marinig nyo, kailangan po. Kumbaga naisulat nyo para tama si Coach Ronald kanina, maalala mo at pag yung time na ikaw naman yung nagte-training na, edi kumbaga mabilis mo siyang maibagsak or sabi nga po meron kang copy or meron kang tinatawag na module. Ano po? So yun po. And focus and internalize the training. Bakit po importante na mag-focus kayo sa training na to? Kasi baliwala po yung pag-attend nyo po ng training kung hindi nyo po kapupukusan yung ite-train po natin ngayon at kung hindi po nyo intindihin. So napaka-importante po na kailangan po internalize natin to and yung matututunan po natin, sabi nga po, kailangan po i-take action natin. Yun yung pinaka-importante. Ano po? Inom lang po ako. Yan. So by the way, pakilala ulit po ako, I'm J. Alvarez. Under po ako ng Team Great Wall. So ang team ko po is Remarkable. So yan. Bigyan ko lang kayo konting idea, no? So tama si Coach Ronald way back 2009. That is my first network, so first Beta Plus. So dumating sa point na nag-aral ulit ako, bumalik ako sa pag-iimpliyado, so naging crew po ako ng McDonald's. So ito po is bibilisan ko lang para po at least meron ng mga idea. Doon sa mga first timer po, pwede po ba pakitay po dito yung first time po na maka-attend po ng Spartus Tuesday natin. No? Kasi yung training po na ngayon, this is special training. So sa mga bago, siguro medyo kumbaga advanced po to na klase ng training. Ayun, meron po nag-type si Ma'am Lobela. And then iPad, Mary. So madami, madami tayong bago ngayon. Pero medyo kumbaga pinadali ko lang yung pagkakaintindi po dito para at least hindi naman po kayo sobrang mahirapan doon sa mga ibabagsak ko. Pero ito po kasi is makakatulong to sa pagpapalaki ng network nyo. So kung magsisimula man kayo, at least alam nyo na may guidelines na kayo kung paano ba gawin ng tama yung network or kung paano ba magpalaki ng tama. Kasi marami po sa atin na sabi nga po, napakadali talaga naman magpa-PINs. But the very crucial in this kumbaga in this kind of business is yung how you keep them alive. Or sabi nga po, paano ba natin makikip yung mga tao natin. Yan yung pinaka-crucial dito at pinaka-mahirap. Kaya ito, sa training na to, matututunan nyo po siya. Ano po? So yan po. Again, so nakapag-train na rin po tayo, nakapag-speaker na rin po tayo sa napakarami po tao. So medyo sanay na rin po tayo. So nag-start po ako ng paunti-unti lang hanggang sa dumating sa time na kaya na natin. So lakasan ng loob. Sabi nga po, yung leadership kasi, ano yan eh, kung gusto mo talaga maging successful sa ganitong klase ng industry, number one, kailangan mong tumayo sa unahan at kailangan mong magsalita. Kasi wala, tama si Coach Roland, walang umaman sa networking or sa network industry na hindi po marunong mag-talk, hindi marunong magpaliwanag ng business natin. Kaya ngayon pa lang po, doon po sa mga hindi po naka-attend ng NDO, attendan nyo po yan. Kasi bakit po? Diyan nyo po matututunan kung paano gawin ng tama yung ating negosyo. Okay? So yan po. So ano po ba yung mga naging achievements po? Tama po si Coach Ronald. So sumali po ako ng June 5, 2019. And then yun, naging po tayong top earner po ng kumpanya. And then yan, after 4 months po, by doing 1 OPTI, nakuha po natin sa sasakyan bago po ako mag-birthday niya. So regalo ko sa sarili ko. So consistent travel qualifier po tayo. Ang nakakatuwa lang po dito, first time ko po makapag-travel or makasakay ng aeroplano. So sa tulong po na 1 OPTI, maganda, libre. Narinig niyo po kanina doon sa video ni Coach Marcris. Tama, di ba po? Libre po ang travel dito. So magkakamera ulit tayo niyan. Basta matapos lang siguro itong pandemic at medyo maluwag,
meron na naman tayong travel incentive. And then yun, after a year po, one year by doing one OPTI, ang maganda po, nabigyan po tayo ng chance na maging pong Millionaires Club member. Okay? So, hindi po yan yung pinaka-importante sa achievements ko. Dahil para sa akin po, I would like to take this opportunity, no, na pasalamatan yung buong team ko. Kasi wala ako ngayon, dito sa sitwasyon po ngayon, or kung anumang meron po ako ngayon, wala to kundi dahil sa mga tao na naniwala, nagtiwala sa akin, sinuportan ako dun sa vision na meron ako. So, ang Team Remarkable po ay meron pong remarkable course. So, hindi ko na isa-isahin po kayo. Thank you very much. Alam nyo na po yan kung sino-sino po kayo na nandyan lagi sa tabi ko na handa po tumulong para po lumaki o magkamayaran po ng magandang sistema ang ating team. So, yan. Ang Team Ops under po ni Coach Paulo, Team Dominator. So, under po yan ni Team ni Brian, ano, Coach Brian. Tapos, Team Immortal, ito po yung mga taga-Dubai. So, under po ni Coach Wyron. So, may bago po ako ngayon. Sobrang lakas nito. Sila yung Team Admiral. So, batiin ko na rin. Wala pa lang po dito sa akin pong picture. Ano po? So, yun po. Sila po yung greatest achievements ko para sa akin. Kasi bakit? Kasi yung pong mga, kung anong meron po ko ngayon, hindi na po yun. I-given na yun eh. Pero ang importante kasi kung paano mo na bago yung buhay ng mga bawat tao na naniniwala sa iyo. So, yan po. Nakakatuwa po kasi bakit po? Sa loob lang po ng 2 taon, kahit pa paano po meron na pong mga nagkamayaran po ng result under my team. So sa Team Remarkable, nandiyan po yung mga core leader ko po na talagang grabe pong sumuporta at grabe pong tumodo, umataw at sumabay po sa vision na meron po ko. So thank you very much sa inyo. So mag-start na po tayo. Ang training po natin na to, ito po ay kumbaga, hindi ko po i-discuss dito kung ano bang klase na team or anong klaseng leadership ang meron ka. Okay, so ito is yung kumbaga pattern. Paano mo ba mapapalaki ng maganda or maayos yung team mo? So very important po tong training na to, lalo na po sa mga bago ngayon na magsisimula po, na kumbaga magawa mo na agad ng tama or magkamayon ka na agad ng pattern or guideline para kumbaga at least, ito yung training ni Coach Jay. So balkan niyo po to, itong klaseng training na to. Kasi ito po is kumbaga training na makakatulong talaga sa napakaraming distributor na gusto pong lumaki ang grupo. So pwede ko po bang makita dito who among you here ang gusto po magkameron ng napakalaki na team or sabihin po natin yung makikilalang team. Paki-type nga po ang yes. Yan, first touch sir. So yan. Paki-type nga po ang yes. Si Coach Felix na ingab ngarabe sa inyo diyan sa Ilocos. Tama ba yung aking ano? Gabi, di ba? Yan, so yan. Oragon. So yes daw. So marami po sa atin ang gusto magkameron ng napakalaking team. Totoo po yan. And even kahit naman sino, kahit bago, siyempre gusto niya yung malaki income. Pero lagi niyang tatandaan to guys, in every value or every time or things na merong klaseng value, kung gusto mo magkameron ng napakalaki or huge network, napakalaking team, number one, unang bagay, dapat meron kang tinatawag na kumbaga responsibility na napakalaki din. Okay? Kasi for example, gusto mo ng 1,000-1,000 tao na downlines pero kung hindi mo pa naman, hindi ka pa ready at hindi mo pa kaya yan din, mauubos lang at masasayang din. Kaya ito pong training na to, so pinamagatan ko po to na titles don't make leaders. So ang ibig sabihin nito, hindi po yung titulo ang pagiging leader, ano, kumbaga hindi wala sa title or hindi yung pagiging title na leader ka or sinasabi ng ibang tao. Kung paano ka magiging isang ganap na leader talaga. But these 7 actions do. So meron pong 7 na actions na kailangan ka pong gawin. Na ito po yung makakatulong sa'yo para po maitama or magawa mo po ng tama yung leadership. Kasi para sa akin po, leadership, hindi po siya, wala siya, continuous po siya eh. Wala po siyang, kumbaga, wala siyang katapusan. Ang leadership po kasi nade-develop yan everyday eh. Hindi siya pwedeng leader ka ngayon, tapos hindi ka naman nag-aaral, hindi ka nag, kumbaga, wala kang growth na tinatawag, okay na, leader na ako kasi bakit may mga downlines na ako? Hindi po ganun. Kasi bakit po? Dapat po continuous po yan. Sabi nga po, life is continuous learning. Kung gusto mong mag-grow at gusto mong lumaki pa rin at magkameron kang mas maayos, mas malago, magandang team, number one, dapat di ka po nagsasawa na mag-aral. Kaya kung mapapansin nyo po dito, meron na po tayong, ilan na po to? 424 na participants tonight. So napakadami talagang gusto matuto at napakadami pong top earners ang nakikinig po sa atin ngayon. So ibig sabihin po, kumbaga, sila po mismo kumikita na pero pansinin nyo po,
nag-aaral pa rin po. So continuous po kasi kung gusto mo talaga kasi magkamayroon ng network, number one, dapat maging leader ka. So paano ka ba magiging leader? So sabi nga po, ito po yung 7 actions na dapat mo pong kumbaga matutunan. Okay? So number one is value every relationship. So bakit daw po ba kailangan natin i-value ang bawat relationship? Tandaan niyo to guys, hindi po sumali yung mga downlines niyo lang para pagkaperahan lang natin o hindi po ganun kadali, okay? Na kumbaga pasukin nila basta yung negosyo na wala tayong magiging magandang relasyon. So sabi nga po, number one, dapat binavalue natin yung ating mga downlines. Hindi po basta lang po sila sumali dito na pababayaan po natin. So sabi nga po, ano po ba yung simula natin ginagawa? Ito po yung tip ko sa marami po sa inyo. Ako po kasi kapag meron po ako napapay-in or even my team, lagi ko sinasabi to, the very important is dapat alamin mo pagkatapos mo siya mapapay-in, nagpa-picture ka na, most of us po kasi picture, then thank you, congratulations, attend ka ng training. Pero hindi mo man lang siya tinanong. Tama? Kung bakit ba siya sumali? Ako po kasi ito tip para sa marami sa atin. Tinatanong ko ka, I always ask them kung sino man yung mga kausap ko na mga napapay-in ko, kung di ko po marinig boses. Hindi po ba marinig? O rinig naman po? Baka si ma'am lang. Ayan, rinig naman daw. Okay? So, paano po ba? At, ano nyo po yung ano nyo, audio nyo po, i-open nyo lang po sa may gilid po. Ayan. So, rinig naman daw po tayo. So, yung balik po tayo, no? So, ibig sabihin po, pag nagpasali po kayo, tanongin nyo bakit siya sumali, ano ba yung dahilan niya? Siya ba ay natuwalan sa products? Siya ba ay kumbaga gusto niyang trabahuhin to, gusto niya ng extra income, kung siya may trabaho, makadagdag sa kanya. Kailangan po kasi malaman o mag-determine niyo kagad eh kung ano ba yung dahilan ng tao bakit niya to pinasok. Kasi bakit doon po kayo makakatulong sa kanya? Tama? Hindi po dahil pumasok lang siya tapos patindi mo ng trainings, mag-recruit ka. Hindi po ganun. Kasi ang pinakatamang path or tamang way po, paano po natin sila turuan is number one, dapat po alamin natin yung pinakadahilan nila bakit nila to ginagawa. Okay, ba't ka ba pumasok? Ba't ka ba nag 3 heads? Pwede namang one head ka lang o one accounts ka lang, di ba? One account ka lang. Ba't ka ba nag 7 accounts? Siyempre, meron po yung dahilan. At kailangan mo pong malaman kung ano po yung mga dahilan na yun. Okay, and after mo pong malaman yung dahilan, saka mo po ibabato sa kanya itong tanong na to. Ano bang goals mo sa buhay? Ano bang goals mo this year bago matapos to? So kung ngayon is August, tama? Meron pa tayo August, September, October, November, December. 5 months. Ano ba yung gusto mo mangyari sa iyo ngayon? Tama? Kasi ang problema sa atin, hataw na kagad tayo, pero never yung tinanong yung mga downlines kung ano ba yung dahilan nila at kung ano ba yung expectation nila, bakit sila pumasok dito. Kasi yan ang nagiging problem po most of us na nagkasali tayo tapos hindi natin nag-guide ng tama. Okay, so very important po yan. May kasabihin nga po tayo, if you have to choose between money and relationship, always choose relationship. Kasi ang networking po, kung gusto nyo po mag-grow dito at gusto nyo po lumaki yung income nyo, number one, dapat nakapokus ka doon sa mga tao mo. Okay? Ano yung pagpupukusan mo sa tao mo? Number one, sabi ko nga po, set goals. Always set goals. Dapat po may sineset kayong goals para doon sa tao. Kasi para meron po siyang nilook forward. Meron po siyang direction. Kasi ang tao, sumasama yan sa taong merong plano para sa kanya. Ulitin ko po ha, yung tao, sumasama yan or nakikinig yan sa tao na mayroong magandang plano para sa kanya. Eh ngayon, paano kung halimbawa, wala kang kaplano-plano sa kanya, pinasali mo lang siya, tapos sumataw ka lang, basta magpapiing ka. Pag nagpapiing ka, marami tayong kikitain or kikita ka. Yung ganun po kasing mindset, ano na yun eh, kumbaga dati na yun eh, panahon na eh, baguhin po natin, lalo na po ngayon nagiging matalino na po ang bawat tao. Malalaman po kagad yan ng tao kung siya ba ay pagkakaperahan mo lang. Kung siya ba ay, ano ba yung relationship? Ito po, kaya po siya value every relationship. Hindi po siya ano eh. Kumbaga, doon sa pinaka-deeper eh, dapat bumaba ka talaga sa kanila. Yung ibig sabihin, pumunta ka man lang sa bahay nila, kilalanin mo man lang siya, alamin mo man lang birthday. Baka nga mamaya, hindi mo man lang alam ang birthday ng downlines mo, pinapayin mo, tama? Ano ba yung dahilan niya? Alam niyo po, ako, pumupunta talaga sa bawat bahay ng members ko. Kahit pa yung pinaka kumbaga bago. Bakit? Unang bagay po, titingnan ko po yung sitwasyon niya sa buhay. And then doon ko po sa kanya ipaparealize yung bagay na kung bakit kailangan niyang gawin itong network. At kumbaga, paano namin gagawin or paano kami magtutulungan? Kasi ang relationship po, yan po yung kailangan mabuo po dito eh. Yung magandang relasyon mo sa downlines mo. Hindi mo siya basta pinasali lang. Kailangan meron kang malinaw na plano para sa kanya. So ask them,
ano bang goals mo? Kung sabihin niya, gusto ko lang tumaas lang yung income ko kasi ako is mga seldo ng 10,000, eh kung tataas to ng mga, let's say, sabihin natin 15,000 consistent, eh i-work out ko to as full-time. So ibig sabihin, full-time na pala niya. So kailangan, bibigyan mo siya ng plano. Paano niya makukuha to? Kukumpitan mo talaga, ilan ba kailangan mong inviting tao? Ano ba kailangan natin gawin? Ano ba yung bagay na kailangan mong untindihin? Kailangan mong umatin ng trainings? Kailangan mong makinig sa akin? So dapat po, bibigyan mo lang agad siya ng guidelines na tinatawag para at least po, meron po siyang sinusundan, okay? So dito sa training po natin, pwede po kayo mag-comment dito sa ating pong chat box. So pwede kayo mag-comment kung meron po kayong mga take away na tinatawag na kumbaga meron kayong natututunan, no? So natututo po ba mga dito? Are you learning po ba? Meron po ba na mga natututo? Pakitype nga po ang number 1 kung natututo po tayo tonight. So inom lang po ako Yan, si Pablo, Jaida. So, meron po ba kayong mga aha moments na kumbaga tawag dito, yung natutunan nyo ngayon na, tama nga si Coach Jay, kailangan pala talaga merong goal ako. Yes po, ang problema kasi sa atin, lalo na po sa mga bago, pasali lang tayo ng magpasali. Alam nyo po ba na ang pinakamadali sa pag-network ay magpasali? Tama po yung narinig nyo. Ang pinakamadali po dito is yung magpasali. Pero ang pinakamahirap po dito, how you keep them? Paano ba sila kinikip? Kasi yun yung pinaka-importante sa gagawin mo dito. So dito lumalabas yung what kind of leadership are you? So anong klase ka bang leader? Ikaw ba yung leader na susundin ka lang dahil just because you are upline? Tama? Or just because ikaw yung nauna or may resulta na? Hindi po. Dapat po magkamero ng value. Yung relasyon nyo hindi po basta dahil susundin ka lang niya is dahil kumbaga, ikaw yung upline. So parang ganito. Paano ba mabubuo yung maganda relasyon? So meron niyang some portion or merong tawag dito, may instance na dahil matagal na kayong magkakilala or meron na kayong good relationship, ganun po siya nabubuo eh. Parang halimbawa, may pakilala ka na best friend mo, sabi mo, best friend ko to matagal na since birth. Okay, so since childhood kami, magkano na kami, magkaibigan na kami na. So ibig sabihin yung relasyon po, it takes effort eh, and it takes time. Tandaan nyo guys, hindi po tayo about business lang. Huwag nyo pong paramdam lagi sa downline nyo na doon lang kayo sa dahil kikita ka. Okay? Lalo na po doon sa each every one of us, ito po hindi po para sa akin lang or para sa iba. Wala pong pinapatamaan. But, kumbaga, kailangan nyo pong marinig to, no? So, kapatid, ito kasi is parang, kumbaga, makakatulong to sa'yo. Kaya kailangan mo siyang intindihin. Kumbaga, ang bagay po kasi na nagpapahirap sa atin kung ba't di lumalaki yung ating network, yung invite tayo ng invite ng sobrang dami. Pero pansinin mo, yung network mo, sino ba yung natututukan mo talaga? O sino ba yung mga tao na nagkakameron kayo ng magandang relasyon muna? Okay, so yung po kasi ang kailangan eh, yung ma-value mo yung bawat relasyon ng mga taong papasok sa'yo. So yung simpleng pangungumusta sa umaga, nagagawa pa po ba natin? Kasi importante po yan eh, yung simpleng bagay po na mabati mo po siya. And lagi nyo pong sabihin po, ako po kasi, ito yung ginagawa ko rin sa mga team ko, lagi ko sinasabi sa kanila na I always believe on them. So sa bawat downlines ko, sinasabi ko sa kanila, naniniwala ako sa kanila at mayroong mangyayari sa kanila dito at magtutulong-tulong tayo dito para makuha natin yung bawat pangarap natin. Kasi ang network kasi natin, kumbaga yung team natin, mag-i-stay yan once na sila ay may magandang relasyon kayo. Okay, kaya importante na dapat tayo ay makipag-connect sa bawat downline natin. Hindi pa pwedeng pinasali lang natin siya, no? So yan, sabi nga po, build relationship, not only a business. So tama po yung narinig nyo. Hindi po pera-pera. Networking is not all about money. It's about helping people. Kumbaga, bigyan mo sila ng magandang direksyon. Bigyan mo sila ng magandang plano para makita nila kung bakit ba kailangan kanilang samahan at kung bakit ba dapat sila magpatuloy at mag-stay dito. Alam ko there's a lot of challenges sa bawat isa sa atin na kapag tayo ay dumarating doon sa time ng mga struggles natin sa buhay, talagang kasama po siya eh. Hindi po natin maaalis yun kasi bakit po pinatitibay or kumbaga yung doon malalaman kung talagang yung mga downlines mo is sa'yo talaga. Ibig sabihin, meron talaga kayong good relationship, nakapag-build ka talaga ng trust. So yun nga, sabi nga po, when people like you, when people know you, and people trust you, hindi ka nyan basta iiwan. Okay, hindi kanya basta iiwan kasi simply because meron kayong magandang relationship. Hindi lang nakatingin ikaw sa pera.
So tama po 'yung narinig niyo, hindi po dapat tayo nakatingin kaagad sa kung kumbaga sasamahan lang natin sila o tutulungan lang natin sila 'yung mga downlines natin just because kikita tayo diyan. Okay? Yes, you need to follow up your downline. Tama po. Yung follow up po na binanggit po dito nung nag-comment po, tama po. Hindi po dahil pinasali na natin sila at nag-join na sila, hindi na natin sila ipa-follow up. Okay, tama po. Para po ba sa basketball, kailangan i-follow up. Kasi bakit minsan sumasablay eh. Kumbaga, nag-shoot ka at sumala, you need to follow up. So parang ganito rin po. No like, trust. Tama po. Kailangan mo silang i-follow up eh. Dahil simply because sumali sila dahil merong reason. Meron silang maaaring compelling reason kung bakit nila ito gagawin. Kaya ikaw as upline, ikaw yung mag-guide. Okay? So sa mga downlines nyo po, hindi po basta po tayo mag-congratulate lang. Hindi po basta nagpa-picture lang tayo at meron tayong bagong pay-in. Kasi ang pinaka-importante dito is ano ba yung magagawa mo doon sa tao para mabago yung buhay niya. Yung kasi yung pinaka-malaking ano, effort na kailangan mong gawin at pag-aralan. Okay? So yan po siya. Unang bagay po, unang tip, kailangan po magkameron muna po tayo or makapag-build muna ng maganda relasyon. So i-value mo po every relationship na meron tayo sa bawat tao. Yan man, i-crossline mo man or hindi mo man siya downline, tulungan nyo pa rin po. Kasi ang networking po, kung gusto nyo po mag-grow dito, number one po is tumulong kayo kahit po wala kayong hinihintay na kapalit. Okay? So ang importante, nakatulong ka para yung tao, yung mindset niya mabago, yung diskarte makatulong. Kasi hindi, kumbaga, i-share mo kung anong meron ka ngayon. So napaka-importante na you need to share kung anumang knowledge na meron ka. Kaya po ako ngayon, yung lahat ng mga natutunan ko, ito po based on my experience. Kaya po sinasabi ko sa inyo ngayon, ito po yung makakatulong sa inyo, lalo na po sa mga bago sa atin. Okay? So yun po. So treat them as your family. Sabi nga po, wag nyo po, yun ang pinakasikreto. Okay? Ito na po maririnig nyo po sa akin. Treat them as your family. Alam nyo po kasi kapag ang isa pong tao, yung downline mo po, naramdaman niya po, nantingin mo sa kanya is pamilya. Okay? Yun po ang diskarte talaga. Kung gusto makapag-build ng malaking team, number one, wag mo po silang, yung sabi dito, build relationship, not only a business. So, wag po basta negosyo lang. Dapat po maramdaman nila yung belongingness na sila belong doon sa team na to. Wag nyo po iparamdam sa kanila na porket wala silang pay-in, porket wala silang kumbaga production, is nababaliwala na sila. Okay? So sabi nga po sa pagtatanim po, hindi naman po mahirap yung pagpapatanim eh. Ang mahirap po dyan, yung pong mapalago mo po yung pinatanim mo. Or paano mo siya mapapalago? Kasi ang hilig natin magtanim-magtanim, pero never po tayong tumingin sa likodan natin kung ano ba nangyari na doon sa mga tinanim natin. Kailangan nyo pong balikan sila, kailangan nyo pong diligan sila. Kasi bakit po? A lot of rejection and discouragement po sa labas. Na minsan kailangan ka po ng iyong team. So sabi nga po, kumbaga minsan kailangan nila yung lend ear. Sino ba yung makikinig? Upline. Ito po kasi paano ba i-treat yung family? Kumbaga parang halimbawa magulang ka, 'di ba? Willing ka makinig kung ano man drama na meron ng iyong downline. Ang problema kasi sa atin dahil just because we are positive. So tayo is napaka-sobrang positibong tao. Ayaw na natin pakinggan yung negative, okay? Kailangan din po minsan, bakit po? Kasi mamaya yung downline mo pala kaya nag-struggle na siya just simply because wala sa kanya nakikinig. Tama? Wala sa kanyang kumbaga, tumutulong doon sa sitwasyon niya at problema niya. Okay, so sabi nga po, as an upline, magiging banker ka din eh. Tama, di ba? Kumbaga, pag kailangan niya ng pera, biglaan, susupport mo talaga kasi wala ka naman ngayon eh sa kung ano mang sitwasyon kang nadyan, kung wala yung mga downlines mo. Kaya kumbaga, maging parang tatay ka. Kung ikaw yung upline nila, maging magulang ka nila na nadyan para supportan sila. Mandang makinig sa anumang drama. Okay, kung anumang drama yan, pakinggan mo. Kasi bakit? Kasi tayo bilang upline, dapat we give solution to them. Hindi natin po kailangan, kumbaga, hirap na nga yung tao, hindi na nga makapapapiin, tapos sasabihin mo pa, hindi ka kasi umaten ng training, hindi mo naman alam, umaten pala ng training, yun nga lang, nahihirapan siya sa execution, dapat ituro mo. So normally po kasi yan po yung mga nangyayari, or ito po yung mga experience na kung bakit meron downlines po nawawala, tumitigil, not because of money. Tandaan nyo guys, hindi lang po dahil hindi kumikita sila. Just simply because wala sa kanilang sumusuporta, simply because hindi sila pinapansin. Yung sinatawag na self-belongingness, kailangan po talaga yun. Kailangan maramdaman nila na nandito sila at nag-grow sila dun sa ginagawa nila. Hindi lang po to sa basta pera-pera lang tayo. No? So yun po. So yan po yung pinakauna. Ang pangalawa po natin, so yan, think about your team's needs before your own.
So ito po, hindi po ito kahipokrituhan. Lahat po tayo sumali tayo dito. We have vision. Ano ba yung gusto mong goals sa buhay mo? Gusto kong maging mayaman, gusto kong maging successful, gusto kong magkakotse, magkabahay, kung ano man yan. Di ba lahat naman tayo yun talaga yung pangarap natin? At kumbaga, kahipokrituhan na pumasok ka dito without knowing pa, wala ka pang kakilala. Naiisipin mo muna kagad is makatulong. Tama po ba? Pakitype nga pong yes. Team BSDNC. Hello po kay Coach Aris. Tama, di ba? Alam nyo po, lumalago lang po yung ano, because of a good relationship. Tama? Kasi sa simula naman po, ang lahat po ng gusto mo is yung pangarap mo para sa sarili mo eh. Tama, di ba? Parang ang hirap nitong i-transfer ka into kumbaga concern with your team. Tama, di ba? Kasi pag lumalaki na yung team mo, tanda mo guys, yung vision mo lumalawak. Tama po yung narinig nyo, yung vision mo lumalawak. Kasi bakit? Nandyan na po yung mga may kanya-kanyang dahilan na po yung mga tao. Eh. May mga deepest way na sila. May mga goals na rin silang gustong matupad. Eh. Hindi lang sa'yo. Kaya po ito, sabi nga, laging unahin mo po is yung team mo. Sabi nga po, if you are willing to help your teams, then they are willing to help you to build your network. So sila din po ang tutulong sa iyo. Kaya first thing first na kailangan mo po as a leader, kailangan mo pong ma-determine kung ano ba yung pangangailangan nila. Tama po yung narinig nyo. Dapat po yung pangangailangan muna nila bago po yung sa'yo. Ang nagiging problem kasi sa atin, minsan po pag kumikita na tayo, hindi nyo na nakikita yung mga downlines natin ng mga nagpakahirap kung bakit nandiyan ka sa position mo ngayon o sa sitwasyon mo ngayon. Huwag mo pong kalimutan yung mga tao na sumuporta sa'yo. Huwag mo po silang kalimutan na yung vision mo nung from the start is yung pa rin yung vision mo hanggang doon sa dulo na para sa tao. So tandaan nyo lagi guys, ang quotation ko lagi sa buhay, for my people eh. Kaya kung bakit kailangan akong magsipag, bakit kailangan akong huwag tumigil, bakit kailangan hindi ako makomfort, bakit kailangan akong humataw, bakit kailangan sumabay. Sabi nga po, ang totoong leader nakikita sa gera, hindi taga-kumpas lang. Tama? Ilan na ba ang ating viewers ngayon? We have 492 viewers. Tama po yung narinig nyo. Kung gusto nyo pong maging tunay na leader, number one, kasama ka ng mga downlines mo sa gera. Hindi pa pwedeng taga-kumpas ka lang, turo ka lang ng turo. Dapat ikaw mismo magpapakita sa kanila. Sabi nga po, be the first person na magpapakita sa kanila kung ano ba yung dapat gawin. Ano ba yung mga diskarte. No? So samahan mo sila sa hataw. Huwag kang makomplacent. Sabi nga po, dyan po bumabagsak ang isang team na nakabuo na tapos biglang mawawala o nalulusaw kung tawagin natin, nagkakameron attrition. Okay? Ano yung attrition? Yun po yung ano, kumbaga yung mga tao nang hihina na just simply because wala silang makita na vision or kumbaga ikaw dapat yung magsilbi na maging light nila. So sabi nga po, in every darkness, dapat ikaw yung maging kandila nila. Okay? Sa bawat dinadaanan na nila na hirap, sa bawat struggle nila, dapat ikaw yung magsilbing ilaw, hindi yung tipong ikaw pa yung time na magda-down sa kanila. So dapat po alamin natin, okay? So sabi nga po dito, plan how can you help your team reach their goals because if you help them to get what they want. So tama po yung narinig nyo. Kapag nakuha po nila kung ano yung gusto nila or yung needs nila, you also get what you want. So bago mo makuha yung gusto mo sa networking po, kailangan mo munang makuha or makuha nila muna ng mga downlines mo yung gusto nila. Kasi imagine mo gusto mo magkasasakyan, nagkamera ng sasakyan yung downlines mo sa left. Tapos ngayon sa right mo, binary po tayo. Gusto naman magkamerang bahay. Kung parehas nagkamera yung sasakyan at bahay, simple lang po eh. Ang sistema natin eh, magkakamera ka din. Kaya ang maging mindset mo or maging focus mo is your people. Bigyan mo po sila ng ano, ng result, bigyan mo po sila ng makukuha dito. Kasi pag nagawa mo po 'yun at naka-focus ka dun sa mga tao mo na magkamero sila ng result, makukuha mo din po 'yung result mo. So wag ka masyadong mainipin na parket hindi nagiging maganda or hindi nagiging maganda sitwasyon ng team nyo, sinisisi mo na rin 'yung mga tao. So mamaya na doon 'yan sa next natin, no? So 'yan. So importante po 'yan, na sabi nga po, dapat po iniisip natin kung ano 'yung pangangailangan ng tao natin. Saan ba sila mahina? Tama? Tanungin niyo sila ano bang problema kung isang
6 months na sila or isang taon na sila, wala pa rin result, you need to ask them na kung bakit wala, saan ba sila nahihirapan, ano bang kailangang i-adjust sa kanila, ano ba, saan ka ba makakatulong, kasi laging yun eh, yun yung kumbaga yun yung pinakalagi nating ano eh, kailangan gawin eh, yung kung paano tayo makakatulong sa kanila. Yun lagi, ang focus po kasi ng isang leader or ng isang team leader, kung ikaw isang team leader, tao, you need to develop them. Kailangan turuan mo sila, kailangan magkameron sila ng additional knowledge. So sabi nga po dito, kumbaga hindi pa pwedeng yung alam mo lang na kukunti, hindi ka na nag-aaral, hindi mo sa kanila kayo maituro. Yung mga technique, kasi alam niyo po, nababago lahat eh. Parang yung dati madali lang magpa-PIN pero ngayon mahirap na basta-basta kasi ang tao na-educate na rin. So ibig sabihin hindi na basta, hindi sila basta nakikinig na lang, hindi sila basta sumasali na lang. Kaya ngayon, siyempre bibigyan mo sila ng mga strategy. Kumbaga, bakit importante ang lagi kang umattend ng trainings? Kasi merong bago kang matututunan. Tama, kaya yung kung mga downlines niyo po, guys, lagi niyo po silang pa-attend din ng trainings. Kasi bakit? Dahil katulad nito, special training po to, hindi po to basta training lang. Ito po ay advanced training na tinatawag. Kasi hindi po pwede pong laging basic lang tayo. Nado na po tayo, yan pong pinakakailangan natin. Hindi ko, don't get me wrong ha. Ito po ay kailangan, essential po ang basic training. Yun nga lang po kailangan natin advanced. Parang ganito po yan eh. For example, merong baby. Yung first 6 months niya kasi, ang pagkain niya is gatas lang muna. Tama, kasi bakit? Yun yung kailangan niya muna para lumaki siya eh. Tama? At hindi pa niya kayang kumain. Wala pang ipin yan eh. So, paano siya makakakain? Pero after 6 months, pansinin niyo po, pinapakain na po yan ng, kumbaga, mas matitigas ng pagkain. So, ibig sabihin, ano ba? Cerelac, pakakain mo na, hindi na siya gatas. Tama? Hanggang until such time, tama? Na sarili niya or ng body niya na yun yung pagkain niya talaga. Ano, so pansinin niyo po, ibig sabihin ganito rin po sa training. So yung ganitong klase po ng training, kailangan po attendan niyo to. Bakit? Dahil may special training na dati, iba po yung special training ngayon. So sa marami po sa atin, I don't know kung narinig niyo na ba itong klase ng training na to. So unique po to na kailangan niyo po talagang attendan. So tama, kahit po naka-record to, mas iba pa rin po kasi pakiramdam na nandito ka at nakikinig ka. Kumbaga, ini-internalize mo kung ano yung klase ng training na naririnig mo ngayon. Okay? So, yan po yung pinaka-importante. So, sabi nga po, kapag may sinabi ka po, dapat tupadin mo talaga. Yun yung pinaka-kailangan mo po talaga na, kumbaga, gawin para at least yung tao, yung people trust na doon po talaga. Okay? So, think about the things. Okay? Before you own. Bakit po kailangan talaga nito? Kasi aside from money, needs can be recognition, sense of belongingness, personal development in others. Guys, okay? Kung gusto nyo pong lumaki ang team nyo, huwag nyo pong basta po ganito kayo. Sabi nga po, huwag kayong maging boksingero. Alam nyo, boksingero, lagi nakasara yung close piece. Okay? Hindi sila, kumbaga, hindi sila ganon. Okay? Wala ka kasi ngayon eh. Wala kang kita ngayon. Hindi dahil sa tao na meron ka ngayon. Kaya dapat po maging magpasalamat ka. Hindi naman po ibig sabihin nun, ibigay mo na lang yung pera kinikita mo. Don't get me wrong, hindi po yun yung ibig ko sabihin. You need to support them. Sa paanong paraan? Number one is recognition. Alam niyo po kasi may mga tao na hindi naman pera lang ang habol lagi dito kaya sumali dito. Siguro natutuwa sila pag nare-recognize sila kasi baka maaari nung time na sila ay nasa school, hindi sila nare-recognize. And then dito, nagkakamayon recognition na award dan sila. And then, yun yung nagiging ano nila. Kumbaga, doon sila mas lumalaki or doon sila na lalo nag-grow. Doon lalo sila mas natutuwa. Okay? Sense of belongingness. So, ibig sabihin, gusto lang nila yung lagi may kasama. Gusto nila yung, kumbaga, belong sila. Kasi, alba, for example, meron siyang problem sa family niya. Okay? Yung family niya, hindi sila sobrang ganun ka-banding. Eh, nakikita niya na parang pamilya dito tayo. So, doon siya mas umahataw. Tandaan nyo, guys, minsan kailangan mo malaman kung anong kailangan ng downlines mo. Bakit? Para doon mo siya matulungan. Ang problema kasi minsan, gine-generalize po natin eh. Kumbaga, para sa lahat, alam ba, ito yung kailangan mo lang, umatid ka ng training, hahataw tayo, blah, 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 etc. Tama, pero hindi mo malang inalam kung ano ba yung nakakatulong sa kanya para mas lalo siyang maging, kumbaga, mas tumaas yung kanyang kumpiyansa, yung confidence niya. Tama, di ba? So, for example, merong iba naman gusto personal development. Katulad nito, sabi ko nga, kung meron mga tao na mahihiyain, may tao na may kilala kayo na mahihiyain or walang bilib sa sarili, ipasok nyo na networking. Ayan po, maganda sa network marketing eh. Kasi bakit hindi lang po dito basta na-develop yung pera? Or sabihin na, hindi lang basta tayo dito
more on pera, nakikita ka. Before kumita ng pera, number one, kailangan ma-develop muna yung personality mo. Or sabi nga po, yung character na tinatawag natin. Okay? Merong iba naman na gusto naman is gift. Tama? Gusto nila yung sila'y binibigyan. So, ibig sabihin, kailangan mo ma-determine kung ano ba yung pangangailangan ng tao mo, hindi pangangailangan mo. Kasi ang problema minsan, ang gusto mo lagi, yung gusto mo. Eh, hindi ganun. Kaya nga po to networking, kaya nga po to people, ano eh, kumbaga, ang kailangan mo ma-master dito is to handle the people eh. Ang dami pong iba't ibang klase ng pag-uugali dito, ang dami pong galing sa iba't ibang walks of life. So, kailangan mo pong ano, mag-adjust. Kasi kung gusto mo pong lumaki yung network mo, number one, hindi ka po dapat dito mong emosyon. Na tipong may masabi lang sa'yo yung downlines mo eh, parang ikaw mismo, eh, hindi ako yan. Hindi. Kumbaga, you need, kailangan mong tanggapin siya. Bakit? For your own growth, hindi pa pwedeng dahil upline ka, is lucky kang tama. Tama, di ba? Kailangan mo pong makinig sa kanila. Kasi bakit? Hindi po to para sa isang tao lang. Networking is for more people. Ibig sabihin po, kailangan po malaman natin yung bawat isa kung anong pag-uugali nila. Pag, kasi na-master natin yung pag-handle ng relasyon natin sa tao, kagaya po ng first po natin na kailangan gawin, sasabihin ko sa'yo talaga, lalaki yung grupo mo. Yun yung pinaka-sikreto. Kailangan mo pong malaman ang bawat ugali or kahit pangangailangan ng mga downlines mo para po matulungan mo sila. So yun nga po, give reward. Huwag po kayo maging madamot. Ako po kasi ginagawa ko kapag po may downlines po ako, kung ano man po meron ako, binibigay ko na po talaga agad. So, pinapractice po namin yan, nina Coach Paulo. Kapag po inawardan kami, search, bibigay namin sa downline namin. Bakit? Para maramdaman niya na siya naman yung next. Tama, di ba? Kasi para sa akin, nung time na ako nasa school, hindi naman ako na-awardan, pero nakaramdam ako dito ng award. Ang sarap pala sa pakiramdam. Tama, para mas lalong lumabas yung drive ng mga downline mo, mas lalo sila ma-motivate, mas lalo sila ma-inspire, kailangan po maramdaman nila na sila po dito is belong. Okay? At sila po ay nabibigyan or nare-recognize dito. Number one, value of every relationship, Sir Mark Edwin. Ayun, binanggit lang niya. Okay? So next po tayo. So yan, number three, help your team grow. Ayan. So napakaganda nitong isang topic na to. Paano daw ba natin matuturuan or matutulungan yung bawat downlines na natin na mag-grow? Unang bagay, okay? Samahan mo muna siya at turuan. Ang tawag po doon, caddying. Hindi pa pwede pong isabak mo na agad ng gera yan dahil, for example, graduate lang siya, cum laude siya, iba po kasi ang networking. Iba po sa pinag-aralan or sa education, yung networking. Tama, kung isasabak mo siya dahil matalino lang siya, hindi po. Kasi networking po, kailangan niya muna aralin or yung malaman niya muna yung mga tama or mga secret ingredients or mga diskarte para po magawa niya ito ng tama. So, as an upline, kung napasali mo yan, yung narinig nyo kanina, alamin nyo yung goals, and then tulungan mo siya kung paano niya makukuha yung goals niya. Bigyan mo siya ng concrete plan. Or ibig sabihin yung plano para makuha mo siya. So, computan mo, itong kailangan natin kausapin everyday. And then, kailangan mo siya ikadi. So, ako po kasi ang ginagawa ko, tip po to sa mga downlines ko po. Pag first time ko pumasali yan, meron po akong 5 times na sinasabi ko po, I'll do, you watch. Okay? I'll do, you watch. I'll do, you watch. So, pag naka 5 times na akong ganun, ang next po na gagawin ko, para malaman ko, natutunan po ng downlines ko yung mga ginagawa ko, kung paano ako mag-present sa one-on-one or table talk, paano ako mag-present sa house party or sa big OVP, dadaling ko po siya doon. And after that po, siya naman po yung susubukan ko sa one-on-one. Tama? You do naman. And I'll watch 5 times. Pag nakita ko po na yung downlines ko is kaya na. Okay? Saka ko po siya bibitawhan. Okay, yung pong pinaka isang sikreto para lumaki or ma-duplicate ka na mabilis. Kasi ang networking po, kailangan po na duplication. Kaya kung minsan nahirapan tayo, alam nyo kung anong problema din minsan. Ito po yung katotohanan. Guys, kapatid, makinig ka. Kung tatamaan ka man, hindi po ikaw yung pinapatamaan ko, yung katabi mo. Okay? Hindi po ikaw. Ang problema sa atin, ang tagal mo nang inaakay yan, wala ka pang tiwala sa downline mo, hayaan mo po sila mag-grow. Sabi nga po dito, provide trainings and opportunity for them to work and at their full potential, encourage them and conduct continuing education. So naturuan mo na sila eh. For example, nabigyan mo na ng ganitong klaseng training. Kailangan po malaman mo naman kung ginagawa ba nila yung natutunan nila. Ang masarap lang po dito sa OPTI, meron po tayong regular training weekly. Imagine nyo po, gaano po kagandang sistema ng One OPTI. Dadalhin mo na lang po yung downlines mo doon para matuto, or kung meron mang kaibad, dadalhin mo na lang sa OVP natin. Napakadali na po ngayon kumpara mo po nung una kami. Nagbabahay-bahay pa kami.
Tama. Ngayon po, online, nagagawa na natin. Ang gagawin mo lang po talaga, mag-take action ka na lang doon sa mga matututunan mong trainings. Tama. So, napakagandang opportunity po na meron tayong Zoom. So, very thankful po din kasi kahit po pandemic, nagagawa pa rin natin magkita-kita, makapag-conduct ng training. Tama. So, tayo as upline, dapat mag-provide din tayo ano, sa mga downlines nyo po ng mga klase ng training. So, dapat meron po tayong ginagawang training na makakatulong sa kanila. Hindi po dun sa training lang doon. Kailangan meron din ikaw, kailangan sistema. So tama po yung narinig nyo. Ang sikreto po sa negosyo natin, meron pong sistema tayo sinusundan na, which is Sparta, napakaganda po ng programa natin. Pero kailangan, meron ka rin sistema sa downlines mo kung bakit kailangan kanilang sundin at kailangan humataw sila or ano ba yung makikita nila pag ginawa nila to. Okay, so dapat meron tayong ganun. Okay, sistema po. Kung gusto nyong mas umangat, okay, lumaki yung team nyo na mabilis, kailangan meron ka pong sistema na sinusundan ang tao. Okay, meron kang programa para sa kanila. So yan, give a team member an increased level of responsibility. Yan, dito po tayo papasok. Okay, bigyan nyo po sila ng responsibility. Kailangan po maging silang responsible na hindi lang po yung negosyo nila is about you and your downline. Kailangan po dapat lumawak sila dito. Na dapat po makita po nila na bawat downlines nila, hindi po pwedeng si upline lagi din ang aakay sa kanila at magtotok. Hindi dahil magaling si upline, mag-close ng deal or magpapiin, is doon na natatapos. Dapat bilang upline, tinuturoan mo sila na sila naman, pinupush mo sila kung tawagin, di ba? You need to push them para matuto sila. Bigyan nyo po sila responsibility. Huwag po pwedeng ikaw na lang lagi. Kasi bakit unang bagay, mapapagod ka. Ang mangyayari niyan, bubuo ka na naman ng bago, aalis yung tao. Come and go ang tao sa'yo. So ngayon, may team ka nga, pero nauubos. Kaya marami sa atin nagtataka, bakit kaya hindi lumalaki yung tao? Paano lalaki yung tao? Hindi mo pinupush sila. Okay, alisin mo sila doon sa comfort zone nila. Ikaw kasi mamaya, ikaw na pala yung nagiging comfort zone. Tama? Ikaw na yung nagpapabigat sa kanila kung ba't di lumabas yung kanilang full potential. Ikaw mismo yung humigit sa kanila. Hayaan mo po sila na matutong lumipad. Kasi sabi nga po, ang isang agila, wala po kayo makikita ang agila na sabay-sabay lumipad. Bakit? Dahil unang bagay po, ang agila po, kaya nilang mag-isa. At handa sila doon sa mga challenges na madadaanan nila. Ganito po yan. Gusto niyo po ba tumibay ang grupo nyo? Okay. Sapat na po ang 3 months na samahan nyo sila. Okay. Sapat na po na natuto na sila dapat doon. Huwag pong nating bibihin. Ang problema po sa atin, binibaby natin eh. Tama, yung word po na bibihin, ibig sabihin po, tagal na, nadyan ka pa rin lagi sa kanila, hayaan niyo po sila, bigyan niyo sila responsibility na sila naman ang magkameron ng team, sila naman ang magbuo ng team, at nadong ka na lang to support kung paano makikip naman niya. So nadong ka naman, guidance ka naman nung downlines mo para sa mga downline niya. Ibig sabihin, ikaw naman yung magtuturo kasi ikaw naman yung magbibigay na, dahil may team ka na, ito na kailangan mong gawin. Tama, ito yung meron ka na responsibility, bigyan niyo po sila ng task, ng duty. Hindi pa pwedeng lahat ikaw. Parang halimbawa, katulad nitong Zoom na to. Imagine mo kung ako nag-prayer, ako nag-intro sa sarili ko, tapos ako nag-host ngayon. Di ba napakahirap? O di ba napakaalwa na meron nag-host, meron nag-prayer, meron nagpakilala sa akin? So ganun sa negosyo. Parang halimbawa may isang event, imagine mo ikaw yung photographer, ikaw yung tagalinis, ikaw yung mag-session ng pagkain. Napakabigat nun. Kaya sabi nga po ang negosyo natin, kung gusto mo pong bumilis, number one, duplicate yourself. Kailangan mo pong maduplicate. Eh, paano ka maduduplicate kung ikaw ng ikaw? Okay, hindi pwedeng ikaw lagi ang bida. Okay? Bigyan nyo po sila ng time na, kumbaga, sila naman yung makilala. Okay, huwag nyo pong hayaan na yung downlines mo is hanggang doon na lang siya. Kailangan po tulungan mo po siya umangat. Paano siya aangat? So, syempre, bigyan mo po siya ng responsibility. Bigyan mo po siya ng task or duty niya para magawa niya po. At pag nagawa niya, lagi mo po i-recognize yung nagawa niya. Okay? So, don't put up with mediocrity. Ibig sabihin po nito, yung kumbaga, masatisfied ka na doon na lang, okay na to. Tama, diba? Dapat hindi ganun. Dapat lagi level up. Pag nagawa na nung downlines mo, for example, siya po ay rookie na, awardee, encourage mo pa rin siya. Sabi mo, hindi pa pwedeng ganyan na ulit. Gusto mo ba maging millionaire's club? O dapat ang hataw mo pang millionaire's club. Hindi pa pwedeng yung hataw mo nung simula, yun pa rin. Tama? Kailangan ang hataw mo mas matindi na i-level up natin. O push them. Nakaya nila. And lagi nyo sabihin to sa mga downline nyo na naniniwala kayo na magagawa nila. Tama? Bigyan nyo po sila ng chance.
Okay, bigyan niya silang chance na makilala. So sabi nga po, challenge them to up their game. So ibig sabihin po, kailangan lagi may challenge. Nandun lagi sa challenge zone. Wala doon sa comfort zone. Kasi ang group kasi wala sa comfort zone, nandun sa challenge zone. Yung time na nahihirapan sila, mas maging masaya ka. Bakit? Nag-challenge yung downline mo. Mas tumitibay sila. Mas lumalaki sila. Mas may natututunan sila. Sabi nga po, success is not ano, the opposite of this is the failure. Kasi ang failure po is part of success eh. Sabi nga po, success, yan po is kailangan mong pagdaanan yung mga mahihirap na bagay na para maging matibay siya. Kasi kung ngayon pa lang, hindi na po siya ready dun sa bagay na mahirapan, ladies and gentlemen, mga kapatid, hindi po siya magiging ready sa malaking network na gusto niya at result na gusto niya. Kaya dapat mo sanayin natin sila maging warrior. Okay, may team warrior ba dito? Nakakatuwa yung team na to, no? So napakadaming warrior nga talaga sa kanila. Ibig sabihin, sinasabak talaga nung kanilang team leader, si Coach Ricky, na talagang matuto to mga to. Tumayo sa sarili nilang paa. Tama, di ba? Kasi hindi pa pwedeng palamya-lamya. Hindi pa pwedeng pwede na. Yung proud warrior daw, Gemma. Okay? Hindi pa pwedeng ganun. Kailangan, ano, nagle-level up ka. Hindi ka dapat na-complacent. Tama po yung word, okay, na narinig nyo. Kasi ang pagbagsak po ng isang team is yung na-complacent na yung team leader nila. Na okay na to. Tayo naman inasa top na. Hindi pwede. Kung top 20 ka pa lang, dapat maging top 1 ka. At dapat yung mga downlines mo madala mo sa top. Kaya nga po nung time ito, share ko lang sa inyo, nung time po nila sa top na ako, between top 20, top 19, 15, ganun po naglalaro ako at that time, sabi ko, parang hindi ako masaya na nakikita kung ako lang inasa top. That's why, bumaba po ako sa kanila. Kahit po bumaba lang po, it doesn't matter kasi importante sa akin, maiakit ko sila. Kagaya po ng vision na sinabi ko sa kanila, kagaya po ng pinangako ko sa kanila. Nasabi ko, dadaling ko kayo dito. Kaya po ginawa ko po, nawala po ako for more than 2 months. Na wala po ako sa top. Tapos marami nagtatanong, bakit wala daw sa top? Sabi ko, top is just a rank. But my people, need ako ng tao ko eh. Kaya anong gagawin ko? Dapat iangat ko sila. Tama? So kahit bumaba po ko, ang nangyari po, naiangat ko si Paolo, naiangat po si Brian. Kaya po, very proud po ko na kung kahit papano, naiangat ko po yung mga tao na naniwala sa akin. Yung unti-unti po yan, dapat po ma-challenge ka. And dapat po i-challenge mo rin yung mga downlines mo na meron pa silang ibubuga. Tama po yung narinig nyo, lagi nyo po sila i-challenge. No? Alisin nyo po sila dun sa comfort zone. Dalhin nyo po sila dun sa challenge zone. Okay? Are you learning, guys? Natututo po ba ngayon? So, inom muna po ako. Patingin nga po, pakitype ng yes. Need trust and believe. Tama po, kailangan po magtiwala kayo sa mga downlines nyo at maniwala kayo na kaya nila. Pagtiwala nyo po sila sa mga bagay na kaya din nila. Kung anong nagawa nyo, kaya din nila. Kasi bakit? Sabi nga, you only reproduce who you are. Kung sino man ang gusto mong maging downline, it's just simply because gusto mong maging katulad nila. Kung baka gusto mong maging tulad ka nila, it is number one, turuan mo sila. Magtiwala ka na kaya din nila. Okay? Ayan. So yes daw. Ayan. Grow leaders for stability. Okay? Bakit po ba kailangan natin na mag-grow yung mga bawat downlines natin? Ang mahirap po kasi sa atin, tayo nga, stable na, kumikita na tayo. Pero alam niyo po ba na sa network marketing may pagbagsak? Kaya nga po parang sa building eh. Every time na tayo po ay magpapataas ng building, maglalagay tayo ng tinatawag na foundation ulit or mga bakal para at least mabago natin gawin yung, for example, may second floor ka na, gusto mo third floor. Kailangan mo pong haligi. At alam mo ba kung sino yung mga haligi nyo? Yun yung mga leaders. Kaya kailangan mag-create ka ng hindi followers. Ang i-create mo katulad mo na humahataw, sumasagad. Tama po narinig nyo, dapat sinasagad na natin, dapat inahataw na natin. Kailan ka pa hataw? Kailan mo pa itotodo? Kung kailan nagkaresulta na marami? Hindi. Sabi nga po, okay lang naman maging mabagan. Pero huwag kang pumayag na mabagal ka lang habang buhay. Kailangan may grow. Kailangan tulungan mo sila na sila mismo lumakas, tumibay, at matuto. Kasi pag nagawa mo yan, dun lalabas yung mga leaders. Yung na-challenge sila. Kasi leaders lumalabas doon sa sitwasyon. Para sa akin po kasi, a good leader is not yung time na meron siyang income, yung time na maganda nangyayari sa kanya, yung time na parang okay na ako, complacent na ako. Hindi yun eh. Leadership develops every day, not in a day. Sabi nga ni John Maxwell. Okay, nadidevelop dapat siya every day. Hindi pa pwedeng dito ka lang. So sabi nga po, kung gusto nyo pong tumaas yung income mo,
kung ito na yung ceiling, okay, yung ceiling ng leadership, number one, itaas mo yung ano mo, yung trainings mo, itaas mo yung knowledge na meron ka para mag-increase pa ulit siya. Kailangan mag-level up lagi. Okay? So, yun. Ang leadership po na determine number one is yung time na sitwasyon na lubok ka na. Yung time na mga downlines mo halos nahihirapan na. Diyan lumalabas ang totoong leader. Yung time na kaya mo pa rin ipaglaban, na kaya mong tulungan sila kahit na nasa sitwasyon ka na rin na nahihirapan na. Okay? So, madidevelop yan. Number one dyan is your character. Tandaan nyo guys, bago ka magkameron ng malaking income, number one, magkameron ka muna ng matibay na character. At yung character na yun, yung pagmamalaki mo, pag dumating na yung times na very successful ka na at napakarami mo nang natulungan tao. Kasi ang pinaka-importante po dito is not all about the money, but yung ano ba yung nagawa mo sa bawat tao na naniwala sa'yo at sa bawat tao na nagtiwala sa'yo at sumama sa'yo dito, dapat sila po ang focus natin. Ang bawat downlines natin, mahalin po natin sila. Pwede po ba pakitype po natin dito na I love my downlines? Gusto ko po makita, hindi pa pwedeng apply na lagi ang mahal ng downlines. Dapat po, I love my downlines. Kasi kung ano man po ang meron ka po ngayon, yan po is a team. Tandaan nyo po, dahil po sa team nyo yan, dahil po yan sa mga taong naniwala sa inyo at sumasabay sa inyo para makuha nyo yung pangarap nyo. And then ang pukusan nyo po is pangarap nila para makuha mo rin po ang gusto mo. So yan po, kailangan po mag-level up din po sila. Turuan mo sila na maging leader. At pag na-build mo ang napakaraming leader, kung saan man ang gusto mong marating, ay mararating mo. At kung anong gusto mong makuha, ay makukuha mo. Okay? Kaya po, number one, develop a good leader. Dapat po, yung leader na gusto mo. Okay? So, okay lang po ba akong mag-question ngayon sa lahat mo na nandito? Gusto ko po kasi nag-i-engage tayo. Ayoko po ng basta klaseng training lang na wala akong nakikitang natututo, na walang participation ng mga participants ko or walang engagement na tinatawag. Okay? So, ngayon po, meron po ko isang tanong. Bilang isang Optimians, ano ba yung hinahanap mo na character ng isang upline na gusto mong maging? Okay, for example, gusto ko yung strong personality. So magbigay po kayo, mag-comment po kayo, ano ba yung mga character na gusto mo na meron yung upline, gusto mong maging upline? Okay? Ayan, masipag at matyaga. Supportive uplines. So sabi nila, I love all my downlines. Yes, caring. Okay? Gaganda. Ano pa? Marunong mag-guide. Supportive. Mahabang pasensya. O yun, mahaba doon pasensya. Humble and supportive. Tama naman. Understanding and supportive. Okay? Hindi ka iiwan. Best advisor. Okay? Compassionate. Oh, napakaganda nun. Tama. Hindi lang, kumbaga, ano siya. Gusto niya talaga yung ginagawa niya. Okay? Willing magturo. May puso. Yun. Yung word, tama po. Yung negosyo natin, ang pinakakailangan po dito, meron kang puso. Okay? Ang sekreto po ng Team Remarkable, ng Team Spartan, ng Team Great Wall, nakuha po namin culture na yun, puso po talaga. Okay? Kasi ang sekreto dito, dapat mahal mo yung downlines mo. Humble, supportive, may puso. Okay? O sige, okay na po yan. So lahat po na sinabi nyo, lahat po yan yung mga character na gusto nyong maging upline. Okay? Ito po yung tanong ko sa inyo. Guys, ikaw. Ang tanong, ikaw ba yung tao na yan? Bilang isang upline ng mga downlines mo. Kung may downlines ka na, ito yung tanong ko sa'yo. Yan pala yung gusto mo na maging, na upline mo. E di dapat, ikaw mismo, sa sarili mo, yan yung character na meron ka. Bakit? E yan pala yung gusto ng mga downlines eh. Diba? So ibig sabihin, ikaw mismo, sa iyo magsimula, yung good leadership, sa iyo magsimula yung gusto ng mga tao. Kasi sabi nga po, tawag dito, like attract likes, or sabi nga po ay ano, kumbaga, leaders attract leaders. So ma-attract mo kasi yung kapwa mo leader kung ikaw mismo is leader sa sarili mo. So paano ka magiging leader? Yung mga nabanggit nyo po, yan po yung mga napakaraming characteristic ng leader na nabanggit nyo. At dapat po merong kanyang qualities na ganyan. Okay, dapat ikaw mismo, sa'yo muna magsimula para ma-attract mo din yung mga downlines na yun ang gusto. Okay? So, yun po yung ano ha. Yun po yung kailangan natin. So, yan. So, number four na po tayo. So, sharing the credit. Ayan. Marami po ang upline sa atin or marami po sa atin na kapag maganda nangyayari, hindi natin nire-recognize yung mga downlines natin, yung mga tao na naniwala sa atin. Sabi nga po, you accomplish a goal but you didn't alone. Sabi nga po, no man is an island.
walang tao na nabubuhay lang mag-isa. Tama? Hindi mo ma-accomplish ang lahat ng meron ka kung hindi dahil sa downline mo. Kaya mahalin mo ang downline mo, supportahan mo sila na makuha din nila yung pangarap nila. Kasi bakit? Number one, kung ano yung meron kang sa sitwasyon mo ngayon, dahil na sa downline mo. Bakit? Sila yung tutulong sa iyo eh, para iangat ka eh. And then si ikaw naman dapat as upline, ikaw naman yung tutulong sa kanila para maiangat mo sila. Kasi ito ang po nagiging problem sa atin. Pag nado na tayo sa kung ano mang gusto natin, okay, sabi nga po, may kasabihan tayo. Sabi nga, it's not how much money you earn, di ba? But how much you care to them, di ba? That is the very important. Ano mo ba kinikira yung mga downline mo? Ikaw ba yung tipo ng upline na kapag maganda nangyayari, sasabihin mo dahil sa iyo? Hindi. Always give credit. Bigyan mo po sila ng spotlight na tinatawag. Tama? Your team work right along your side. Alam mo naman na nagawa mo to just because of them din. Kaya kailangan pasalamatan mo sila. Palakpakan nyo po yung mga downlines nyo. Sa lahat ko na nandito. Kasi bakit? Kung ikaw ngayon maganda nangyayari sa sitwasyon mo ngayon sa buhay mo, it's just because of your downlines. Dahil sinuportahan ka nila doon sa vision mo. Sinuportahan ka nila doon sa mga ginagawa mo. Kaya kung anong meron ka man ngayon, give credit to them. Pasalamatan mo sila. Huwag ka madamot. Bigyan mo sila recognition. Awardan mo. Kasi nun na yung bumawas ka, ang maganda po dito sa OPTI, lalo na po sa Team Spartan, binabalik po nila sa tao kung ano man po. Dumudukot sila sa sarili nilang bulsa. Tama? Nagbibigay ang bawat mga uplines dito. Bakit? Para lang mas lalong ganahan yung mga downlines. Tama naman po yan. Kasi kung ano man ang ini-income mo ngayon, is galing din yan sa mga downlines mo. Nagpakahirap din naman sila. Kaya kahit pa paano, bigay ka ng goal setting, bigyan mo sila ng reward. Napakaganda ng ating programa. Actually, dun po ako na-boost eh. Sabi ko, ibang klase itong OPTI. Kasi bakit sa previous company ko, magbibigay lang company. Pero yung mga uplines, wala. Okay? Pakainin mo man lang yung mga downlines mo. I-banding mo man lang yung mga downlines mo. Hindi pa pwedeng ganun. Hindi pa pwedeng ganun. Dapat ganun. Sabi nga, kapag wala kang nilabas, walang babalik. Walang papasok sa'yo. Kaya kailangan, ang pinakasikreto, yung law of giving. Naniniwala po ako doon. Kasi bakit? The more na meron ka binibigay sa tao, the more na meron bibigay sa tao. Ibabalik po yan, siksikliglig at umaapaw. Kaya kailangan ikaw mismo marunong ka magbigay. Okay? Hindi naman ibig sabihin, ibigay mo na lahat. Pero bigyan mo naman o bawasan mo naman yung sarili mo o yung kinita mong sarili. Okay? Para doon sa mga tao muna sila maging masaya, i-recognize mo naman sila. Awardan mo man lang. Tama? I-banding mo man lang. Kasi hindi naman po ito about lang sa paghataw. Dapat ma-feel po nila na family kayo, na tinutulungan mo talaga sila. Tama po. Dapat huwag madamot sa downline. Okay? So, yun po. Kung gusto nyo lumaki network mo, tuloy-tuloy po consistent po ang income mo. Huwag ka pong magsawa na tulungan sila at bigyan sila. Okay? Let leadership know who helped you. So, sabi nga po, kung sino man yung mga tumulong sa'yo, kaya kanina po pinasalamatan ko na lahat ng downlines ko, ng mga uplines ko, at lahat ng tao na tumulong sa akin. So, hindi po ako self-made millionaire. So, ako po isang tao na maraming taong tumulong sa akin kung nasan man ako sa sitwasyon ko ngayon. Kaya, thank you very much. Sa lahat ng tao naniwala at mga taong sumuporta at nagbigay sa akin ng wisdom na kung meron ako ngayon na sineshare ko sa inyo. Okay? So yan, make your team look good. Okay? So dapat po magmukhang look good kasi ito po yan eh. For example po, meron kayong mga pinapasali. Okay? Na tao. Yung iba po kasi, kailangan mo pang ikumbinsi, kailangan mo pang puntahan, kailangan mo pang bigyan ng magagandang laban o sabihin natin, kailangan pang, kumbaga, kailangan mo pa silang sobrang suportahan yung mga prospect natin o kailangan natin sila kumbinsin ng todo-todo, ipangako langit at lupa. Hindi nyo po kailangan ipangako langit at lupa. Huwag po kayo mag-overpromises kasi mahirap po yan. Nag-overpromises tayo sa simula pa lang. Huwag po kasi bakit pag yan po ay tawag dito, yan po ay nadismaya, titigil din yan. Kaya po, huwag nyo ipangako yung langit at lupa. Please lang. Okay, kailangan po maging look good yung inyo pong community or yung team mo. Kasi sabi nga po, ang sarap po kayang sumama doon sa mga tao na nakikita kumaangat sila. Tama, di ba? Tandaan nyo guys ha, kaya ako hindi ako pala post ng kung ano-ano. Ang pinupost ko number one is yung makaka-inspire ng tao, yung makaka-attract ng tao. Hindi ako masyado nagpo-post ng mga madadrama. Wala talaga dapat ganun. Okay? Kailangan po kasi ikaw as team leader, ikaw ang tinitingnan dyan, ikaw ang tinitingala dyan. Kung sino po yung namumuno, yun ang tingin doon sa ilalim. So kailangan po maging maganda yung nakikita na nangyayari sa inyo kasi ang tao na-attract po yan doon sa maganda nangyayari. Eh ngayon, nakikita sa iyo may mga nagkakaresulta, nagkakasasakyan,
gumaganda income, nabibihisan, umaayos sa itsura. O di siyempre, ako as yung gusto ko maging ganun din, ma-attract ako. O di, tao na lalapit po sa inyo, yung mga prospect na lalapit, hindi nyo na po kailangan sila kumbinsin. Sila na mismo po mag-i-invite. Meron po akong bagong distributor, leader, ang pangalan po niya ay ano, Junjun kung tawagin po. Okay, share ko lang na konti. Siya po ang nag-invite sa sarili niya. Kasi nung nakita niya from childhood po na kami magkapitbahay, nakita niya po ako eh. Kung saan kami galing pamilya. So mahirap lang naman kami. Hindi naman kami galing sa mayamang pamilya. Kaya nagtaka siya kung anong meron ako ngayon. Then tinanong niya ako, ano daw sikreto? Ano daw yung ginagawa ko? Ano ba negosyo? Imagine mo na-attract lang sa simpleng pa-post-post ko lang. So sabi niya, gusto ko maging katulad mo. Eh, paano ba yung negosyo mo? So siya na yung nagpa-recruit sa sarili niya. At ang maganda po ngayon, sobrang proud ako dito sa downline ko na to. Grabe ang hataw. At siya po itinuruan ko kagad ng mabilis. Sa loob ng isang buwan, nakapagsalili po siya ngayon. At lahat ng may paying siya ngayon. So tomorrow, magkikita-kita kami na meron kaming keeping and planning para sa buong team niya. So sobrang bilis sa loob ng dalawang buwan. So marami na agad siyang downlines. So ganun lang kailangan, okay? Give them spotlight and let them shine. Hindi nyo po kailangan akuin lahat ng mga nangyayaring maganda sa inyo. Hayaan nyo po na yung mga downlines nyo ang makilala naman. Ako po kasi pinupush ko talaga downlines ko. Kaya pag may bagong team kami na binubuo, ang ginagawa ko, kung sino po yung respective leaders doon na kailangan pong makilala doon sila, ako po pupunta lang ako simula dyan. And then ibibigay ko na po yung spotlight doon sa mga downlines ko na kailangan makilala doon. Yan, sina Coach Brian, Coach Paulo, talagang pinupush ko sila na kayo ang dapat makilala dyan. Hindi na nga po nagpapasama sa GC nila kasi meron naman kami official GC. So anong ginagawa ko? Kayo na maglagay dyan. Ibato ko na lang dito sa official and then ibato nyo sa mga downline. So, kasi kailangan makita yung leadership, hindi lang doon sa isang taong namumuno, kundi lumawak or ma-influence yung bawat downlines na sila naman. Okay? So, kailangan po always give credit and glory doon sa mga tao na mga tumulong sa'yo at yung mga tao na nag-perform. Okay? So, huwag mo solohin kung ano man ang nangyari sa'yo maganda. May company ID po tayo sa head office. Ano sabi? Ayan. So yan. So number 5, shoulder the blame. Kailangan mo pong hindi pa pwedeng laging nakasisi o nakaturo ka lang sa downline mo. Pag maganda nangyayari, always credit ka. Pero pag pangatang nangyayari, lagi ka nakaturo. So huwag ganun. Okay? Sabi nga po, if you and your team fail to meet a goal or a project doesn't go well, ibig sabihin hindi naging maganda po yung plano nyo or hindi naging maganda yung result, the blame stop with you. Tama po yung narinig nyo. Hindi nyo na po kailangang ipasa pa kung sino nagkamali. Kasi bakit ikaw as a leader, ikaw ang tumatayo dyan na nagbigay nung plan or yung goal na yun, kung hindi nyo na-meet, then say it. Dapat nakaturo lagi sa sarili, ako may kasalanan. Huwag mong i-blame sa ibang tao. Ang hirap kasi sa atin, kapag pangit ang mga nangyayari, kapag palpak ang nangyayari, laging we always blame other people. Stop, yung blaming other people. Kasi yan yung kung bakit umaalis yung ibang tao. Kasi bakit? Baka mamaya kasi nararamdaman na nila na wala ka ng tiwala sa kanila. Puro sarili na iniisip mo. Tapos, tawag dito, pagpangit na nangyayari, lagi mong isisisi sa kanila, huwag mo pong gawin yun. Stop nyo po yung blaming. Kasi hindi po siya makakatulong sa pag-grow ng network mo. Kung may pagkakamali po, dapat po aminin mo as an upline na ikaw mismo yung nagkamali para sa team mo. Okay? So, yun yung pinaka-importante. So, sabi nga po dito, get blame and share the glory. So, kunin mo po yung blame and then share the glory. Ibig sabihin kung ano yung maganda nangyayari, yun ang mas i-share mo kung para mo dun sa lagi ka nakaturo kung sino mali. Okay, ikaw nga ang mali. Kasi bakit team mo to eh? Upline ka eh. Tama? Kung ano yung pangit na nangyayari, di simple lang, ikaw may dahilan yan, hinayaan mo eh. Na pangit ang mangyayari, hinayaan mo na ganun ang mangyayari. Kaya ikaw as upline, blame yourself. Okay? Always blame yourself kung pangit man ang nangyayari sa'yo. If you need to give feedback to the people about their performance, do so privately. Okay? Ito po ha, maraming tatamaan dito. Are you learning guys ba? Pakitype nga pong yes kung mga natututo. Okay, ngayong gabing to. Ito, maganda to. If you need to give feedback to people about their performance, do so privately. Okay, anong ibig sabihin nito? Palpak na nga, sublime na nga yung nangyari sa downlines mo, sinisisi mo pa. Ang malupit niyan, ikukwento mo pa dun sa ibang grupo. For example, siyempre may mga downlines ka na mga iba. Ikukwento mo pa. Huwag mo gawin yan, guys, kasi parang mas lalo mo pinadadown yung yung tao.
as upline, ikaw yung mag-lift up, alam mo ba, okay naman yung ano, yung performance mo, yun nga lang, kailangan tayo may adjust, kailangan tayong magtulungan as upline, makinig ka sa akin, ito yung kailangan natin gawin. Tama, dapat na doon ka as para makinig, suportahan sila, hindi pa pwedeng ikukwento mo pa sa iba, pumangit pa yung image ng tao, kaya yung pakiramdam niya tuloy ngayon, yung self-belongingness, parang hindi ako belong dito sa team na to. O, eh talagang aalis siya, huwag ka magtaka. Tama, di ba? Huwag mong kwento, kausapin mo siya, kung may problema man, huwag mong i-chat sa GC. Yan yung nangyayari minsan malimit eh. May mga ibang things, hindi ko naman pinapangalanan kung ano man mga things. Kapag mayroon nagiging problema, pinakakalat pa yung problema, dapat as an upline, sabi nga, di ba, when you go up, go down. Kung maganda nangyayari sa'yo, bumaba ka para itulong sa mga tao kung ano nangyayari sa'yo maganda. But when you go down, okay, go up. When you go, tama, when you go down, go up, doon ka lang pupunta kay upline. Kung ang problema mo ay malaki, hindi ka makakatulong ang downline mo sa'yo kasi mahahawa lang eh. Dapat doon ka sa upline mo. Dapat ikaw mismo kakausapin mo upline mo at ikaw naman bilang upline, dapat handa kang makinig. Handa kang makinig sa kung ano man sasabi ng downline mo, kadramahan man yan. Bakit? Kasi bilang upline, responsibility mo na pakinggan siya at unawain kung anong sitwasyon ang dinadanas niya ngayon. Dapat ganun tayo as upline. Dapat handa tayong sumuporta sa kanila. Pangit man or maganda nangyayari, dapat lagi tayo nakikinig sa kanila. Kasi bakit? Kung gusto mong makapag-build na magandang team, number one, mag-build ka na maganda relationship. Kagaya nung kanina, yung number one natin. Kaya kailangan marunong tayo makinig. Okay? And kausapin natin kung nagkamera ng problema. Huwag doon sa maraming tao. Siya lang, personal na lang. Kasi bakit hindi makakatulong yung ikwento mo pa sa iba? Mas lalong lalawak yung problema. Or mas lalo magiging komplikado yung sitwasyon. So kailangan magiging tayong ano, kumbaga, tayo yung maging light dun sa dark na nangyayari dun sa team natin. Tayo pa rin yung tutulong sa kanila para akayin sila na makarating dun sa goals ng bawat isa. Okay? So yun po siya. Yan. Never say that's not my job. Okay? Number 6 to. Itong problema lagi. Pag pangit na nangyayari, yun nga, sisisi natin. Tapos ito, malupit. Sasabi mo, never say. Huwag niyo po ito sasabihin, that's not my job. Hindi mo job na, alimbawa, for example, yung downlines mo, nagkamayang problema, emergency, tapos sasabihin, hindi ko naman job na yan na ako pa ang magbigay ng pera dyan o pautangin ko pa yan. No, hindi. Kasi bakit? Responsibility mo po kung yung downlines mo po na mamoblema o kung meron man po siyang sitwasyon na nangyayari sa kanya. Kung emergency man yan, dapat ikaw na dyan. Handa ka makinig sa kanya. Handa mo siyang tulungan kung anong kaya mo naman itulong. Huwag ka na agad kumbaga mag-disagree ka agad. Ako, ayaw ko kasi bakit? Tama? Tapos yung iba, madadrama lang. Sasabi mo, napakadrama niyan. Okay? Huwag ka pong maging arrogance. Okay? And laziness. Diyan po kasi nakukuha yan. Yung tipong, okay na kasi nangyayari sa akin. Okay na to. Complacent na ako. Diyan po yung pagbagsak mo. Kasi bakit? Kapag yung time na tinatamad ka na at wala na, bababa yung performance mo dyan. Okay? Pag yung time na hindi ka na marunong makinig sa mga downlines mo, nagkakaproblema na, dyan na yung time na pagbagsak mo. Kaya huwag mo pong gawin yung katamaran. Alisin mo po yung pagiging arrogante sa mga downlines nyo. Tulungan nyo po sila na sila mismo, kung may problema, pakinggan nyo. Minsan may mga downlines lang na gusto lang nilang may makinig sa kanila. Okay? Pag may problema sila. Kaya kailangan maramdaman nila yon na kayo, ikaw mismo as upline, sinusuporta mo siya at tinutulungan mo siya doon sa sitwasyon or problema meron siya. Okay? Chip in to help with what needs to be done even if it's not your responsibility. Yun nga po. Kailangan magkameron po tayo ng initiative dito. Okay? So sabi nga po, hindi dahil hindi mo trabaho yan na for example, nagkukunti yung downlines, nagka-problema sila mag-asawa. Okay? Tapos, yun nga, pinapalayas na siya. May mga ganyang instance po eh. Walang tiwala sa kanya yung asawa niya. Parang may ginagawa siyang kakaiba. Puro duda pa, pero yung totoo naman, alam mo yung ano. Kumbaga magigid din tayo minsan parang, marriage counselor. Di ba? Kumbaga nag-aayos ka ng marriage ng ibang tao. Minsan ganun po eh. Kumbaga ang upline po kasi or ang network po kasi hindi lang to about talaga sa pera-pera or dun sa business lang. Minsan po na nasasakop din natin yung problema nila. At kaya kailangan tayo mismo, tulungan natin sila to solve their problem. So para maramdaman nila na talagang pamilya ang turing natin sa do what needs to be done, period. Even what nobody's watch, eh,
even no one or nobody is watching. So ibig sabihin, kahit kung wala pong nakakakita na maganda yung ginagawa mo, gawin mo po lagi maging mabuting tao. Okay, tama po yung narinig nyo. Dapat po lagi po tayong ano, tumulong sa bawat tao na dito, kahit crossline man yan, tulungan nyo po. Kasi kung ikaw yung mas may alam or ikaw yung mas may malawak na experience, huwag ka pong pipili ng taong tutulungan. Okay? Tulungan mo po lahat ng tao na gustong matuto. Okay? Under promise and over deliver. Yan yung nabanggit ko kanina. So huwag po tayo mag-promise sa mga tao, lalo sa mga downlines natin. Tapos, kumbaga, mas maganda yan. Yung kumbaga, ito, tama to, under promise and over deliver. Kasi malimit sa atin is over promises. Okay? And under deliver. So na dalawa yata yung ano, yung type. So typographical po. So under promise po yan and over deliver. Mas maganda po yan. Wala ka masyadong pinangako pero dineliver mo na masigit doon sa mga downline mo. For example, 'di ba? Sabi mo wala kang pinapangako na kumbaga yayaman ka dito, magkakaresulta ka dito, gawin mo na lang as an upline. Ikaw na lang mismo yung gumawa or tulungan mo siya para magawa niya yung mga goals niya at makuha niya yun, ma-achieve niya. So ikaw mismo dapat ang tumulong sa kanya. So huwag tayong mag-over promises sa mga downlines natin kasi yan yung pinakamahirap, yung expectation, hindi mo ma-meet, kaya umaalis yan. Okay? So yan. So last na po tayo, number 7, be a person of character. So sabi nga po, kalimutan niyo na po yung 6 na nabanggit ko. Ang pinaka-importante po dito, itong pinakahuli. Be a person of character. Ano daw po to? Okay, tandaan niyo to, guys. Iba po kasi yung lumalabas sa bibig at sa ginagawa ng tao. Okay? May ganyan po. Dapat po patunayan natin sa downline natin na kapag sinabi natin, gagawin natin. Kasi yun po yung character, doon ka makikilala eh. Tandaan nyo po, isang beses lang po tayo mabubuhay sa mundo nito. Dapat po tayo mismo, ang maging mindset po natin, yung tinatawag na legacy. Sabi ko nga po lagi ito eh, kapag ginagawa ko na po yung network, noong una, ang gusto ko kumita, yumaman lang eh. Makuha yung gusto ko eh, magkasasakyan ako, magkabahay ako eh. Pero nung nakuha ko na siya at kumikita na ako, mas lumalim na eh. Kasi bakit na-mold na or na lumabas na yung character ko na ang gusto ko na is yung makatulong na sa tao. Na ang gusto ko na is kumbaga ako yung maging channel of blessing sa maraming tao. Pag ganun pala yung purpose at nalaman mo na sa sarili mo, mas tumataas yung ano eh, yung vision mo, mas lumalayo eh. Mas lumalawak siya. Na kumbaga sabi nga po dito, leadership is less about skills and more about living by your values. So kasi dito, number one, maganda yung tatatak ka eh. Sa tao na ito ka eh, mabait, masipag, matulungin. Yung nabanggit nyo kanina ng mga character ng tao na gusto nyo po, yan yung makikilala sa iyo. Once na binanggit yung pangalan, magaling yung si Coach Jay, yun ay mabait. Kumbaga yung sample mga ganun, yun ay matulungin, yun ay sobrang compassionate sa ginagawa niya, and then tumutulong sa mga kahit di mga downlines. Alam mo yun? Kasi tandaan nyo guys, hindi po tayo nabuhay dito para kumita lang ng pera. At hindi tayo mamamatay na iiwan lang natin yung pera. Recording stopped. Kailangan po natin talagang pera. Pero number one, okay? Dapat yung character natin sa sarili natin, yun yung mabago. Bago mabago po yung buhay natin. So napaka-importante nung values. Kung anong meron ka na tinuturo din sa mga downlines mo. So yun, you don't want to be known as the leader. The one who dishonest, sneaky, underhanded, and unethical. Gusto mo ba ganyan ka makikilala? Dishonest, unethical? Di ba hindi? Lahat naman tayo gusto natin. Honest tayo. Ikaw yung taong tumutulong talaga. Recording in progress. Na tinatawag. Tama. And your team certainly doesn't want to follow a leader they can trust. Kailangan po pakatiwa-tiwala ka. Okay? So sabi nga po, kung gusto mo po na mga downlines mo hindi umalis, number one, dapat katiwa-tiwala ka. Or kumbaga, ginagawa mo kung ano man yung sinasabi mo. Okay? Respect takes a long time to earn and second to lose. Tama po. So sabi nga po, mahirap pong ma-build yung respect or yung good relationship eh. Napakatagal po niyan and it takes a lot of time. Pero napakabilis po mawala yung trust at pag nawala po yun at saka yung respeto sa'yo, napakahirap ibalik. Mas maganda nire-respeto ko not just because sabi nga dun kanina sa title natin, may titulo ka lang or meron ka lang tawag dito power or authority dahil kaya ka lang sinusunod. Dapat sinusundin ka ng tao just simply because gusto nila at nakikita nila sa iyo talaga yung leadership at nakikita nila talaga sa iyo yung good character, okay? Yung mga values mo. So yun.
Ayan. I once heard someone says your job gives you authority, but your action earns your respect. Tama po to. So, yun yung nabanggit ko nga po. Yung action mo po, yun yung dun ka dapat makilala ng tao at dun ka dapat irespeto. Okay? You can have a title on your door and never leg anybody. So, sabi nga po, madali po magkamera ng titulo. Pero napakahirap naman po talaga na magpasunod, lalo na kapag talagang kumbaga, hindi bukal sa loob mo yung ginagawa mo. So, napaka-importante na yung bawat sinasabi at ginagawa mo, tinutupad mo. So, sabi nga po, be a man of action or be a man with ano, with tawag dito, word. Okay, yung kumbaga magkameron ka ng bawat sinasabi mo, walk the talk. Okay, yun yung sinasabi natin. Okay, so yan. How you treat others tells your story. So put these ideas into practice today. So ano daw ibig sabihin nito? Okay, yung ibang tao na magsasabi ko sino ka, how you treat others people. Di, kumbaga parang ganito to eh. Sabi nga po nung may nabasa ako po, one of books na nabasa ko, nasabi po dun sa librong yun, tawag dito, how you treat janitor or yung mga empleyado and how you treat the CEO, if parehas or the same yung pagtrato mo sa kanila, yung mababang tao at saka yung mataas na tao, you are a good person. You have a good character. So ibig sabihin, ano, dyan mas bibilib ang tao sa'yo. Kung paano may treat yung kumikita yung earner at saka yung downlines or yung bago pa lang. So parang ganun sa network natin. So paano ka ba mag-treat ng mga tao? Yung kumikita lang ba, doon ka lang nakafocus? Or doon sa mga downlines mo na mga hindi naman kumikita, wala kang focus? Or hindi mo sila napapansin? Okay, so sabi nga po, number one is mas masarap ikwento ng ibang tao kung gaano kakabuti. Okay? Kasi pag nawala ka na dito sa mundo, doon mo makikita kung mabuting tao ka talaga. Kung gaano daw karami yung tao makikipaglamay sa'yo. At sasabihin kung gaano ka, gaano sila ka-bless na nakilala kanila. Or kung paano ka nakatulong sa kanilang pamilya or sa buhay na meron sila. So yan po. So yan, tapos na po tayo sa training po natin and I hope po na meron po kayo natutunan. Ano? Pero but before that, meron po akong iiwan sa inyong kwento. Okay lang po ba magkwento? Yan, patingin nga po ako ng mga ating viewers. Ilan na po ang ating viewers ngayon? So yan. So 469. We have 469 viewers na nakinig po ngayon. Okay? So sabi nga po dito, meron po isang kwento. Okay, ito po isang kwento. Meron po kasi nagtanong sa akin, bakit daw remarkable yung aking pangalan ng team? Okay? So ito po is kwento ng isang lapis. So simulan ko na yung kwento ha. So meron pong pamilyang lapis na nakalagay po sa box. Okay? Tapos ito pong pamilyang lapis, may tatay na meron siyang mga anak. Tapos ito'y sabi niya doon sa anak niya, bago kayo lumisan, or sabi ni tatay, maghihiwa-hiwalay na eh. Bago kayo lumisan, gusto ko muna magbigay ng payo sa iyo anak. So yun ang sabi niya. Gusto ko kasi na maunawaan mo na paglabas mo dito, number one, meron ka ditong lima. Limang bagay na dapat matutunan. Sabi niya, yung tatay, ito yung pinakauna. Ang pinaka-importante ni ay hindi yung panglabas mo, kundi yung laman mo. So ibig sabihin, ano pala, kumbaga yun ang pinaka-importante doon sa lapis, yung laman, yung nilalaman. So ikaw, ganun din sa pag-network natin, no, or sa sarili natin, ang pinaka-importante dito is yung laman. Okay? Tapos pangalawa, sabi ng tatay, dapat maging handa ka sa tao na hahawak sa'yo. So syempre, dahil lapis siya, dapat magpahawak siya, hindi siya, kumbaga, hindi matigas ang ulo, or kumbaga, para maisulat siya na mas maayos. Okay? Pangatlo, huwag kang matakot magkamali. Okay? Kaya nga po mayroong pambura kasi kailangan hindi ka matakot na magkamali. So sa buhay kasi ganyan talaga. Huwag ka dapat matakot magkamali kasi pwede naman maitama. Okay? Pang-apat, darating ang araw, mapupudpud ka at kailangan mong itasahin. So kailangan ka magpatasa kasi bakit mapupudpud ka pagdating ng araw? So sabi niya, yun na po yung ano, kumbaga, yun yung ano, pang-apat. Okay? Ang panglima, sabi po nung tatay, sa kahit anong dadaanan mo, or kumbaga sa bawat dadaanan mo ng lugar or kung saan ka mamapunta, mag-iiwan ka dapat na marka. Okay, kaya po ang team ko is remarkable just simply because doon ko po kinuha sa lapis. Okay? Ano po yung pinakaunang bagay? Okay, bakit po importante yung laman mo sa loob? Tandaan niyo to, guys. Hindi importante kung anong sasabihin ng ibang tao sa iyo. Importante kung paano or gaano ka naniniwala sa sarili mo. Dahil yun ang pinakamahalaga. Sabi nga po, attitude is very important. Maging positibo ka lang sa buhay.
Sabi nga po, it doesn't matter what you look like on outside. What matters is yung outside mo. O kung ano yung what matter is yung kung ano yung nasa loob mo, hindi yung kung ano yung nasa labas at nakikita siya ng tao. Kasi minsan ang tao nakikita natin na parang ang ganda nangyari sa buhay niya, pero yung totoo, ano ba talaga yung nasa loob niya? Okay, so bilang tao, tandaan niyo to guys, ang pinakaimportante yung good values, yung good character. At the end of the day, lahat tayo mawawala sa mundo ito. Pero ano yung maiiwan mo sa bawat tao dito? Okay? So pangalawa po, dapat maging ready ka sa taong hahawak sa iyo. Ganito po 'yan. Yung uplines po nandiyan po, pahawak po kayo. Huwag po kayo maging matigas ang ulo. Sumunod po kayo kasi bakit? Sila na po yung nauna eh. And kailangan mo pong mag-humble down. Sa negosyo po natin, 'yan po yung pinaka-importante. Makinig ka po sa upline mo. Kasi bakit? Yan po ay walang sasabihin sa iyo na mali. Sabi nga po, kung meron ka man pong pangalawang pagkakatiwalaan, yan yung upline mo maliban sa iyong sarili. Okay? So pangatlo po, dapat maging ready ka, 'di ba? Sa ay pang-apat po is ano? Kumbaga tawag dito, yung sa bawat pagkakamali mo, huwag ka dapat matakot. Kasi bakit? Kaya nga po meron pang buraan lapis. Bakit? Dahil simple lang ho. Kumbaga lahat tayo nagkakamali. Sabi nga po, it's not how many times you fall, but how many times you stand up every time you fall. So yung failure po kasi part talaga ng success. Kung gusto mo pong makuha yung success, number one, hindi ka dapat natatakot na magkamali. So sa buhay po, normal ang magkamali. Ang importante po dyan, natutunan mo yung pagkakamali mo. So dapat po, natuto ka doon sa bawat pagkakamali mo. Okay? So pang-apat po, darating ang panahon, mapupudpud ka at kailangan mo magtasa. Okay, so bakit ba kailangan mong magtasa? Sino po yan? Yan yung mga trainings. Kaya kung bakit meron tayong ganito. Tandaan nyo guys, hindi po pwede na yung alam mo is alam mo na lang. Hindi po pwede na yan lang at hanggang dyan ka lang. Kasi bakit? Mayroong purpose or may reason kung bakit ka nandito sa training na to. Hindi para makinig lang, kundi para matuto at magawa mo yung mga bagay na dapat mo magawa para lumaki yung network mo. Okay, so darating po yung time na yon. Okay, so panglima po, sa bawat gagawin mo, mag-iwan ka ng marka. So, hindi ka po basta nabuhay lang dito. Again, may purpose, may reason kung bakit ka nandito. At ang napakasimple po dyan is dapat ngayon alam mo na kagad kung ano yung purpose at reason kung bakit ka nandito. So, good morning and thank you very much po sa ating lahat. And I hope po na marami po kayo natutunan tonight. And kumbaga, ma-apply po natin to sa bawat ginagawa natin everyday. So, magtulungan po tayo everyday. God bless and to God be the glory. Mabuhay tayong lahat, Optimians.